pumanaw na ang veteran actor na si Tony Ferrer. Sa videong ito ay ating kilalanin si Tony at alamin kung ano ang kanyang naging mga kontribusyon sa showbiz. The Philippine Showbiz List presents, Sino si Tony Ferrer? Welcome to the Philippines Showbiz List, your dose of the Philippines Showbiz Buzz. Please subscribe to our YouTube channel and do not forget to follow and like us on Facebook. Siya ay may totoong pangalan na Antonio Laksa. Pinanganak siya sa Makabebe, Pampanga. Si Tony ay anak na babatang kapatid ng Tagalog Ilang-Ilang Pictures producer na si Esperidion Laksa. First movie ni Tony ang Kilabot sa Barilan na binagbidahan din na FPJ at Saldi Sharnak. At habang tumatagal ay unti-unti nang lumalaki ang kanyang role sa mga pelikulang pinagbibidahan din na FPJ, Joseph Estrada, Romeo Vasquez at iba pa. Taong 1964 nang mabigyan si Tony ng kanyang unang lead role sa pamamagitan ng pelikulang Markpong Bagsik kung saan niya naging kapareha si Divina Valencia at mula sa direksyon ni Armando Garces. Naging hit ito kaya agad siyang binigyan ng kanyang follow-up movie ang Ape Ngunit Lumalaban na pinagtambalan din nila ni Divina Valencia. But it was not until he starred as Tony Falcon sa Agent X44 sa Sabotage na siya ay naging big office star. Ang pelikula ay dinirek ni Eddie Garcia at naging top grosser sa 1966 Manila Film Festival. Tony Falcon. Ang karakter ni Sean Connery na James Bond ay pinanganak noong 1963 at maraming local versions ang lumabas gaya ng Agent 69 na pinagbidahan ni Alberto Alonso, Dr. Yes kasama si Dolphy at James Bondat kasama si Chiquito. Ngunit ang pinaka-successful secret agent sa local films ay si Tony Ferrer sa kanyang Agent X44 series. Ayon kay Tony, it's because of Tony Falcon that I became very popular with the public. Let's face it, I'm not as handsome as the other matinee idols of the 60s, but because I'm Agent X44, girls got attracted to me. I thought of wearing all white suits in these movies and they became my trademark. Ang Sabotage ay nagkaroon ng sequel, ang Sabotage 2 at sinundan ng marami pang ibang mga X44 flicks. Lahat ay may English titles at mostly sinulat ni Greg Macabenta. Gaya ng Modus Operandi, The Pushers, Kidnappers, Crisis, The Corruptors, The Strategist, The Smugglers, Bank Robbers, The Professional, The Enemy, The Exit, Steel Trap, The System, The Interceptors, and The Last Target. Bilang Tony Falcon, nakasama niya ang maraming foreign leading ladies gaya ng voluptuous blonde temptress na si Alicia Vaseli. Pinaris din siya sa mga popular sexy actresses ng panahon na yon gaya nina Alona Alegre, Gina Laforteza, Rosana Ortiz, Sofia Moran, Ana Gonzalez, Trixia Gomez, Carmen Ronda, and Barbara Luna. Gumawa rin siya ng mga ibang mga action dramas gaya ng Police Story sa pelikula gaya ng Alat with Chanda Romero, Homicide with Tina Revilla, Magnum 44 with Eva Reyes, Dial 717 with Pinky De Leon, Mission Get the Killers on the Loose with Gina Pareño, and Jailbreak with Alma Moreno. Gumawa rin siya ng mga drama films gaya ng Living Doll and Golden Child with Snooki. Si Snooki ang pinakasikat na child star ng panahon na yon. Pagkatapos pinaris rin siya sa isang pang top child actor, si Ninyo Mulak sa Wonder Boy. Gumawa rin siya ng martial arts films gaya ng The Black Dragon at Walang Duwag sa Kayumanggi with Lotiski. At heavy drama with Rita Gomez in Lihim ng Mga Makasalanan. Pinalabas din ang ibang mga X44 films all over Asia at dahil rito, kaya nakagawa siya ng mga international films gaya ng Cosa Nostra Asia kasama niya si Chris Mitchum, ang anak ni Robert Mitchum. Ginawa din nila ang Blind Rage kasama ang Hollywood actor na si Fred Williamson and Death Machine para sa New World Pictures. Noong July 2, 1981 ay ang premiere ng kanyang directorial debut sa musical film na Legs, Katawan Babae. Ito rin ang naging daan upang sumikat ang disco group na Hagibis. Nagkaroon din siya ng special participation bilang si Tony Falcon sa remake ng Agent X44 noong 2007, isang action comedy na pinagbidahan ni Vong Navarro.
Nakatanggap din ng mga parangal si Tony noon. Nanalong Best Actor si Tony sa Quezon City Film Festival for Sapagkat Sila ay Aming Mga Anak, kung saan nakasama niya sina Boots Anson Roa at Vilma Santos, who was then about 11 or 12 years old. Nakatanggap din siya ng mga nominations for FAMAS Award Best Actor para sa Sabotage noong 1966 at I Love Mama, I Love Papa noong 1971. Love Life and Children. Nagkaroon si Tony ng anak sa aktres na si Imelda Ilanan, si Maricel Laksa, na pumasok din sa showbiz. Siya ang panganay ni Tony, na pangasawa ni Maricel si Anthony Pangilinan, at siya ang ina ng aktor na si Donnie Pangilinan. Sa Golden Child na pelikula niya, nakasama ni Tony ang mutya ng Pilipinas na si Alex Crisostomo at nagkainlaban sila. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng dalawang anak, si Mutya Laksa at si Falcon, na ipinangalan mula sa screen character ni Tony. Ang bunsong anak ni Tony na si Mark Laksa ay anak niya sa kanyang non-showbiz partner na si Pinky Poblete. Retired. Nang ma-interview noong 2007 si Tony at tinanong kung anong ginagawa niya pagkatapos siya magpahinga sa paggawa ng movies, sinabi niya na, "I put up a real estate company with my brother, Nick Romano, and we put up low-cost housing in Cavite. But I really miss showbiz. So when Star Cinema contacted me and said they'll do a remake of Agent X44, I gave my go signal right away." Fun facts about Tony Ferrer. Here are some facts about Tony Ferrer, Agent X44, aka the James Bond of Asia. Ito ay ayon sa blog ni Maricel na www.mommymaricel.com. Isa siyang 8th Dan Black Belter. Nakagawa siya ng 155 movies, both locally at internationally, even in Hollywood. Tinawag siyang Best Dressed Man for 10 consecutive years at ang kanyang mga suits ay dinesign at gawa ng kanyang brother na si Nick Romano. Ang kanyang mga pelikula ay blockbuster hits from 60s to the late 70s. Siya may 10 suits na naka-standby para sa kanyang movies at ito ay di dapat mayupi at magusot. Kilala siyang nagsusuot ng all-white. Funny because as an agent, it is so easy to cite him and make him a clear target. But hey, that's what sells. Ang Agent X44 films ay kilala sa 3 C's, clothes, cars, at chicks. Nakadrive ng mga coolest cars at nakahalik sa maraming babae sa kanyang movies at halos lahat ay galing sa Hollywood. Goodbye, Tony Ferrer. January 23, 2021, ang veteran actor ay pumanaw na sa edad na 86. Ang balita ay kinumpirma ng kanyang anak na si Mutya Laksa Buensuceso na nag-share ng update sa kanyang Instagram noon lang Sabado. Ayon sa kanyang caption, "On 23 January 2021, our beloved father, friend, and Philippine movie industry treasure Antonio D. Laksa, popularly known as Tony Ferrer, joined our creator quietly in his sleep and in the comfort of his home. He was 86 years old." Ayon sa report ng pep.ph, ang entertainment writer na si Mel Navarro ay nag-share rin sa balita sa Facebook na ang anak ni Tony na si Mark Laksa ay nagsabi sa kanya na ang kanyang ama ay namatay sa kanilang bahay sa Pasig City dahil sa existing heart illness. Patuloy sa post ni Mutya, "During his last day, he was surrounded by the care of his San Antonio family, the love of his children, and the joy and songs of his grandchildren. He was a remarkable, selfless man who always thought of others first, impacting a lot of lives on and off screen. We shall all remember him with fondness. Following his last wishes, there will be no public viewing of his remains. In lieu of flowers and cards, an online mass and memorial shall be announced to family, relatives, and friends shortly." Nag-post si Maricel Laksa at Donnie Pangilinan upang magbigay pugay sa patriarch ng kanilang pamilya. Nag-post si Donnie sa mga iconic action stunts ni Tony na pinagsama-sama sa isang video compilation sa Instagram stories noong Sabado ng hapon. Caption ni Donnie, "Miss you already. Have fun up there, Lolo." At sa isang hiwalay na Instagram post, ibinahagi ni Donnie ang isang recent photo nila ng kanyang lolo Tony. Maikli pero touching ang mensahe ni Donnie para sa namayapa niyang lolo. Anya, "Love you, rest easy, Lolo." Sa Instagram din ipinost ang 50 years old actress author na si Maricel Laksa ang announcement tribute niya para sa ama. Sa post naman ni Maricel, nagpost siya ng isang lumang litrato niya kasama si Tony at ang kanyang half-sister, ang dating actress at beauty queen na si Mutya Crisostomo.
Ayon kay Maricel, mission accomplished na ang ama sa pagtatapos ng 86 na taon ng buhay nito. Inilarawan ni Maricel ang ama bilang isang remarkable, selfless man who always thought of others first, impacting a lot of lives on and off screen. At sa parehong post ni Maricel, sinabi niya na hindi sila magdaraos ng public viewing para sa namayapang aktor. Dahil ayon kay Maricel, ito na rin ay pagsunod sa last wishes ng ama na there will be no public viewing of his remains. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!